Kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng pastor. Narito po si Pastor Leonides. Oh, magandang maga. Hindi kayo nagpalakpakan. Magandang maga, Pilipinas. At sa buong digdig, ang ating pag-usapan ngayon, yung galit ng Diyos sa mga pastor na nagliligaw ng mga tao at mga pastor ng Diyos daw na siyang kinasira ng karangalan ng Diyos. Oh, get you na? Dahil ang mga pastor na bulaan, pastor na namimera, hindi raw tunay na pastor na mga tupa. Bakit na, nandyan sa San Juan Capitulo G. Alright. So, pag-aralin mo muna, ha? Dahil, umpisa natin doon sa kay Jeremias 23:1. Jeremias Kapitulo 23, talatang 1. Ang masamang pastor at ang matuwid na sanga. Saba ng mga pastor na nagpapahamak at nagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan. Sabi ng Panginoon, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, laban sa mga pastor na nagpastol ng aking bayan. Alright. Ano ang bayan ng Diyos? Ang bayan ng Diyos ay yung tinatawag na Kingdom of Heaven, Paraiso, o Iglesia, o Bundok ng Sinai. Yan ang kinaroonan ng Diyos. So lahat ng pastor na involved yan sa mga destinasyon na yan ay dinadalaw ng Diyos ng katampalasala ng mga pastor na yan dahil sila raw ay kahiyan ng Diyos at nakakasira sa karangalan ng Diyos na ginagawa ng mga pastor na yan. Dahil ang sabi niya doon sa mga apostol niya, apostol ni Jesucristo, doon sa Matthew 10, magmula sa 7 o 6. Mateo Kapitulo 10, talatang 6. Sa 5 muna. Sige. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa 500 ng mga Hintil at huwag kayong magsipasok sa 5 bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos magsiparon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. At samantalang kayo naglalakad ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay. Manglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Alright, ngayon, sino sa inyo ngayon ang gumagawa nito? Kayo ba? Natunay na pastor na ang utos ay tinanggap ninyong walang bayad yung kapangyarihan? Bakit kayo nagpapabayad? Ano kaya ang klase ng mga pastor? Masunurin o swail? Baka kayo yung pastor na tinukso ni Satanas. Tingnan nyo si Jesus. Ha? Mabasahin mo, Matthew 4, magmula sa 1. Nang magkagayo inihatid ng Espiritu Santo si Jesus
sa ilang upang si tuksohin ng diablo. Alright. Ano yung ilang? Itong daigdig nito ay ilang. Kaya ang diablo ay layang manukso sa sinumang pastor na mabiktima niya. Kaya kung sino itong mga pastor na nabiktima niya ay sila yung mayayaman na. Dahil yun ang pangako niya. O sino naghatid kay Jesus sa ilang? Diyos mismo, para masubukan kayo. Inilagay kayo rito sa ibabang lupa para masubukan kayo kung si Satanas ay hindi nyo sasambahin. Dahil ang alok ni Satanas ay kakaiba, sinabi ko sa inyo. Ano sabi ni Satanas? Kung ikaw ang anak ng Diyos. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Siya magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanyang mga kamay. Alright. Bakit ganon ang sinabi ni Satanas? Dahil si Jesus nag-ayuno ng 40 days, 40 nights na hindi kumain at duminom. Ginawa ba niyo yan? Kayong mga pastor? Ang alam kong gumawa yan ay si Almeda lang. Sumobra pa, 72 days. Nag-ayuno, hindi kumain at uminom. So, bagay, si Almeda, sinobraan pa niya yung 40 days eh. Naging 72 days. Malupit. Nabuhay siya, pero lupay-pay na. Kabuka ni Jesus, lupay-pay na dahil hindi kumakain at uminom. At sinabi niya, magbigti ka na lang. Lumukso ka na, lumundag ka na. Dahil, yon ang panunukso ni Satanas sa taong mahirap na buhay. Ha? Walang makain, walang mainom, at ang panunukso, karamihan yan. Magbigti ka na lang. So, kaya marami nagpapamatay. Lalo kung na-stress sila sa problema, sa kaisip sa kanila problema, yung iba, inuutosan ni Satanas na magbigti ka na lang. Alright. Ngayon, ituloy mo ulit. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Alright. Yan ang alok ni Satanas sa mga pastor na gustong yumaman pag nakita nila na kayamanan ng mga bansa, kayamanan ng mga relihiyon, o kayamanan ng lahat ng mga tao sa mundo'y babaw. Yun ang inalok niya. Kay Jesus. Ano ngayon? Ang sinabi ni Jesus, lahat ng kayamanan na yan, ibigay ko sa iyo kung sasambain mo ko. Maliwanag ha? Kaya lahat kayo na relihiyon na nagpayaman, maliwanag na sinamba nyo yung si Satanas. Lalo ikaw, Kibuloy. Bilyonaryo na yan, si Kibuloy. O, kayo mga pare. Lalo na yan, trilyonaryo yung mga Vatican. Maliwanag. Ha? Na si Satanas at sinamba nyo. Dahil niloko nyo ang mga tao na sinabi na doon sa propeta Jeremias sa aba ng mga pastor na nagliligaw ng mga tupa sa aking pastulan. At saan kasi pastulan ng Diyos? Sanlibutan. Itong daigdig na ito. Pastulan ng Diyos yan. Okay. Ngayon, dinadalaw ngayon ng Diyos ang inyong mga kalapastanganan. Kaya ang parusa, naglipara na sa daigdig na lupa. Nagdaganap na. Yan ang mga parusa sa inyong mga membro. Sa inyo mga sinasakupan, dahil yan ang nakalagay sa Biblia. Ha? So, ang mga anak mo,
hindi magkakamit ng parusa kung matuwid ang ginagawa mo. Alright. So, ito ating pag-aral. Anong sabi ni Jesus kasi nung nangangaral siya? Nandun sa Matthew 24:5. Mateo Kapitulo 24, talatang 5. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi. O, ano yung ibig sabihin niyan? Ginagamit niyo ang pangalan Kristo, lalo yung mga iglesia ni Kristo. O, di ba malinaw? Iglesia ni Kristo, pero si Kristo hindi pa niniwala ng Diyos. Alright. Ginamit lang ang pangalan Kristo, pero ililigaw ang maraming tao. Dahil lang sinasabi nila sa mga tao, pumasok ka na, mag-iglesia ka na, para maligtas ka. Kaya sabi po eh, walang abuloy, walang kaligtasan. Hindi nyo alam na marami na akong natuklasan na patay na kaluluwa nasa iglesia ni Kristo. Ano sabi nila sa akin? At tinanong ko sila, ba't nandiyan kayo? Nabiyag kayo ng mga ikanto. Alam nyo kung ano sabot nila? Akala ko kasi wala na ibang relisyon. Dahil ang sabi nila, ang iglesia ni Kristo, siya ang tunay na relisyon. Hindi pala totoo. Kaya pala kami hindi naman ligtas dahil sinungaling sila. O, kita na. Kaluluwa po yun. Kaluluwa. Ayaw mga ngayon, hindi tao. Mga Diyakono. Sinisisi sila ang iglesia ni Kristo. Dahil wala palang kaligtasan na sinasabi, sinungaling. Malinaw, ha? Tandaan nyo. Pumasok ka, maliligtas ka. Hindi ganun ang utos ni Kristo. Pumasok ka, magbasa ka, mag-aral ka, at tumupad ka sa Ebanghelyo. Kaya, hindi ba yun ang patakaran ni Kristo? Magbasa ka, makinig ka, at tumupad ka sa utos. Hindi yung pumasok ka, mabanal ka na, maligtas ka na, pumasok ka pa lang, wala ka pa naman natutuhan, dahil hindi mo itinuro sa kanila ang wastong ituro ni Jesucristo. Dahil iniligaw nyo sila. Alright. Hindi ba yun ang utos ni Kristo daw sa Matthew 28:18 sa kanyang apostol? Dahil ang mga apostol niya daw sa Matthew 10, ang sinabi niya ay, magpabangon kayo ng mga patay. Tunay ba nakagawa kayo ito? Yung patay, mabubuhay ninyo. Alright. Pero yan, hindi yan ang tunay na kahulugan. Pero si Jesus, ginawa niya sa tunay na buhay na yung patay ay binangon niya. Pero yung utos na yan sa Matthew 10, magpabangon kayo ng mga patay. Yung mga walang paniniwala sa Diyos, pag inaralan mo, mababangon mo sila, magigising mo sila. Alright. Magkaroon na sila ng kamalayan. Yan ang ibig sabihin, na ibangon yung mga patay. Dahil yung mga patay, yun ang sinabi ni Pablo doon sa Timoteo 5:6, na ang mga nabubuhay sa kalayawan, bagamat buhay, ay patay. So, para mabuhay siya, alisin niya yung kalayawan ng kanyang katawang laman para mabuhay siya. Yan ang ibig sabihin. At yung pangalawa, maglinis kayo ng mga may ketong. Ano ang meaning ang ketong? Sakit na gangrena. Ano yung ketong? Ugaling materyoso na yan ang binabago ni Jesus. Yung pag-isip na materyoso at magbago. Nandun sa Roma 12. 1-2. Yan ang babaguhin. Lilinisin yung mga may sakit na ketong. Yung ugaling talamak sa kasamahan.
o galing, hindi mabago-bago. Yan, asap din, nakitong. O paano mabago yung ugali na yan, kundi naman nakikinig sa Ebanghelyo? So, ang Ebanghelyo, para doon, sa gustong magbago. Pero ayaw lumapit sa Ebanghelyo, ayaw magbago. Tanda nyo ha, settle mo. Roma Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharapang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At kasi huwag kayong mag... Pagsumamba ka, kailangan banal ka, hindi nagmamanal-manalan, dahil handog mo ang sanin mo sa Diyos. Ha? Para pagsamba ka, hindi kung ano-anong plano niyo pagsamba, hindi pagbabanal, kundi pangungurakot. Kasi tuloy mo ba? At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. O, maliwanag ha. Pagbabago ng inyong pag-iisip. Na yan ay nagpapapala, nagpapalala ng kasalanan. Na yan ang kaisip na yan ay gangrena, ang pag-ugali. Alright. So, lahat yan ay babaguhin. Yun ang tinatawag na maglinis kayo ng mga may ketong. Magpabangon kayo mga patay, maglinis kayo mga ketong. Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. O, see? Yan ang alisin. Kung basahin niyo yung Biblia na yan, magmula yan sa Galacia, Epeso, ang daming dapat alisin. Tandaan niyo ha, na pag-ugali ng tao sa mundo'y babaw. So, paano ngayon matupad ang kasulatan na sinasabi niyong divine government kung lahat ng mga tao na nanungkulan sa gobyerno naman ay hindi nakapagbago dahil ang batas ng Diyos na yan, 10 utos, hindi kayo pala simba, hindi kayo nakikinig sa Ebanghelyo, ha? Ang tumulamalabas, magnanakaw kayo, mandurugas kayo, babaero kayo, lalakero kayo, ang hindi nyo asawa na may asawa, yan ang ginagawa nyo eh. Praktikal. Nasakit na keto. Naliwanag ba? Kaya yun, sakit din yan. Paano mababago? Kung ang mga pastor ninyo ay bayaran at hindi decidido magturo ng pagbabago, mayroon ka naman kayo relihiyon eh. Anong tinuturo lang ninyo yung relihiyon? Mabuti ba? O sang-ayon siya sa ginagawa nyo? So, ang relihiyon ay binabantayan ng Espiritu ng Diyos para mahulaan ang mga lihim na ginagawa ng taong nakapaloob sa relihiyon. May bantay. Anong magbabantay sa relihiyon? O sekta? O grupo naman na ba? Espiritu Santo magbabantay. Tandaan nyo ah. Yan na natawag na Guardian Angel. Sino si Guardian Angel? Di ba San Miguel? Kaya kayo, mga reliyon, wala kayong bantay. Dahil yung ginagawa nyo sa lihim ay hindi hinayag ng Espiritu. Kaya continue yung paggagawa nyo masama. Kaya ayaw yung mga propeta eh. Dahil ang mga propeta, pakialaman niya ang buhay mo. Babantayan ka niya. Yan ang propeta. Siya ang bantay. Kagaya ni Jesus, pastor, bantay. Manghula siya. Alam niya kung sino ang mandadaya sa kanyang samahan. Dahil nung maglasaper siya, anong inayag ni Jesucristo sa kanyang maalagad? Hindi ba maliwanag na hinayag niya, isa sa inyo, ipagkakanulo ako. O, maliwanag. Ano sabi mga pastor? Kapag ano, sino ba? Ako ba? Ako ba? Ako ba, Panginoon?
So, ano sabi ng Panginoon? Yung pakainin ko ng basang tinapay. Nangyari ba yun? Nangyari. Kahit na si Pedro, hinulaan niya. Dahil sabi ni Pedro, Panginoon, hanggang sa kamatayan, kasama mo ako. Ano sabi ni Pedro? Binitawan niya, commitment yun ah. Pero nung tinamanong yung mga tao, oy, ikaw kasama ng pastor na ito ah. Ano sabi ni Pedro? Nagkakamali kayo. Hindi ko kilala ang tao yan. Okay na. Ano sabi ni Jesus kasi? Hindi pa dumating yung tilawag ng manok ng makaitlo. May pagkailaban ako. Hindi ba hula yun? Hindi naniwala si Pedro. Ngayon, noong pangatlong beses na tumanggi si Pedro doon sa mga investigador o nag-usig sa kanya, pangatlong beses niyang sinabi, hindi ko kilala yan. Tandaan niyo. O di na magkaila. Tumilawak na manok. Napatunay na si Pedro na manghuhula talaga si Jesus. Kahit na yung babae sa Samaritana na sinungaling, nawala siyang asawa, hinulaan ni Jesus na pito pa ang asawa niya. Yung kasama mo ngayon, hindi mo pa asawa. Sabi niya, may kabit pala siyang iba, si babaeng Samaritana. Sinungaling din siya, pero hinulaan ni Jesus, tumakbo siya ngayon sa takot. At ibinalita niya sa kasama niya sa Jerusalem, halik kayo, tignan nyo, isang tao, sabi niya, na binulalag yung lihim ko. Hindi kaya yun ang Kristo? Kaya pinuntan nila. Pero si Kristo, alam niya na darating sila eh, umiwas. Hindi nila nakita. So, ganun ba man? Kaya sinasabi ko sa inyo, lalo na ang Diyos, walang lihim na hindi may bubunyag. Tandaan nyo, nandun sa Jeremias 17:9. Alam ng Diyos ay sinungaling ang tao eh. O yung dalawa na sinungaling ang Pedro, babaeng Samaritana. O sino ba sa inyo sinungaling? Ang dami. Lalo kung may demanda kayo sa korte. Do you plead guilty? Sabi yung abogado. Not guilty. Puro not guilty. Paano kasi? Ang mga saksi nyo, puro sinungaling. Pero sino nakakalam sa kasinungalingan? Diyos lang. Sabi mo na. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. At totoong masama, sinong makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Alright. So yan ang pasya ng Diyos. Dahil ang tao talaga likas na sinungaling, kahit namang umpisal sa pare, hindi pa rin niya sasabihin ang wasto ng kanyang kasalanan. Dahil nung panahon ng Kastila, nung panahon ni Rizal, naggalit si Rizal sa mga Katoliko. Bakit? Lahat na nag-umpisal sa mga pare na firing squad, yun pala, pambobola lang yung mga umpisal dahil ginagawa ng pare na detective yung gobyerno, na detective yung mga pare. Kaya pala magkatapat ang simbahan at saka munisipyo dahil yan ang plano ng mga Kastila. Na pag nakarinig ang pare ng kamangumpisal, i-report niya sa munisipyo at aariston niya, papatayin na kagad. Natuklasan ni Rizal yun. Kaya yun, ibunulugar niya, nalihim na mga pare. Noong panahon niya, noong panahon naman ni Jesus, ano ang binulugar ni Jesus, nalihim na mga pare? Hindi nyo alam. Alam ni Jesus at alam ko na yung mga pare, binubuntis nila yung mga madre. Kita na. Kaya pala, nagtataka ako sa panahon ng pagpapagawa.
papagaling ko ng mga tao. May mga babae. Yung pala, nag-resign na madre. Eh, ba't kayo nag-resign na madre? Hindi lang sinabi. Yung ginawa ng mga pare. Pero nabasa ko, isip nila, na sila inaabuso ng mga pare. Okay na. Hindi sila sinabi. Kahiyan nyo yun eh. Eh, maraming taong nagsikinig sa amin. Pero nabasa ko sa isip niya na yun ang ginagawa ng pare sa kanila. Okay na. Isa po yan sa kapangyarihan ng sugo ang makabasa ng pag-iisip ng taong kausap niya. Alright, so, maliwanag na mga pastor, mga pare, sino man ay hindi mapagkakaila sa harapan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay sumisiyasat sa pag-iisip at tinatarok ang bawat puso. Nandyan sa Jeremias 3:14. Jeremias Kapitulo 3, Talatang 14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Kasi, asawa nyo pala Diyos, patapos magtaksil kayo, yung alok ni Satanas ang gusto nyo. Di ba liwanag na Satanas asawa nyo? Kung sinunod nyo gusto ni Satanas, hindi na ang Diyos. Alright, maliwanag ha. Kaya ang Diyos nyo ngayon, kayong matulisan at magnanakaw sa lipunan. Walang iba, kundi si Satanas. At kayong lahat na babaero o lalaki, ang Diyos nyo talaga ay si Satanas. Tandaan nyo ha. Hindi ako nagsabi, ang Ebanghelyo na ang sumunod sa udyok ni Satanas ay follower ni Satanas. Ang tawag dyan ay Satan worshippers. Dahil inalok nila, tinanggap nila yung alok ni Satanas na pagpapayaman. So, maliwanag ha, kayo mga pastor na nagpapastol sa mga tupa ng Diyos, iniligaw niyo sila. Ang sabi ng Diyos, di ba? Kaya aking dadalawin ang kalapastanganan niyo sa akin. Ibig sabihin kalapastanganan, yung ginawa niyong kasiraan. Sabi niyo, anak kayo ng Diyos, yung pala, tulisan kayo ng magnanakaw. Oh my God. Meron mga anak ng Diyos na ganun ang gawin niya. Labagin ang utos ng Diyos. Hindi nyo kamukha si Jesus. Ano sabi niya? Ako hindi na parito upang labagin ang utosan o ang mga propeta. Naparito ako upang hindi upang labagin, kundi upang ganapin. So, pag sinabi, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Okay na na. Kapag sinabi, huwag kang sasaksi na hindi katotohanan laban sa iyong kapwa, huwag kang magsasaksi ng katotohanan laban sa iyong kapwa. O kasinungalingan laban sa iyong kapwa. Okay na na. Huwag kang magbibintang. So, si Jesus, hindi nagbibintang. Puro sharp yung kanyang hula. Hindi bintang. Andan nyo ah. Lahat ng sinasabi niya, katotohanan, hindi bintang. Dahil nakikita ng kanyang mata, yung kanyang third eye na sinasabi, yung iba naman, hindi maniwala sa third eye. O, babagin ko pangalan ng third eye. X-ray vision. O, maniwala na kayo sa X-ray vision? Kahit na nakatago ka sa likod na pader, makikita ka? Alright. So, ito mga babala ng Diyos dito. May takot ba kayo talaga sa Diyos na magsingunaling at mambola sa mga tao at magpanggap na kayo ay pastor? Ito pong sabi ni Propeta Isaias 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nakakaunawa. Alright. Sila'y nagsisilikong lahat sa kanilang sariling daan
na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Oh, maliwanag ha. Alam niyo, sariling daan. Yung sariling yung pamamaraan ng pamamahalan na iglesia ninyo, hindi pamamaraan ng Diyos. Yun. Yung mga doktrina nila. Yung doktrina ninyo na pambubola na sinasabi ni Pablo doon sa Corinto. Araw Corinto, Roma 6:17. Roma Kapitulo 6, talatang 17. Tanda ninyo. Ay, mali. Roma Kapitulo 6, talatang 17. Ito pa. Naligaw ako. Ngayon, pinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, na tanda ninyo yaong mga pinanggagalingan na pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral ninyo na mga pag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan. Oh, maliwanag. Saan inango ni Pablo yan? Doon, sabi na sa kanila sa Isaias, matatakaw kayo sa pera. Sarili ninyong pakinabang. Pasarili ninyong tiyan. At hindi ka tunay na naglilingkod sa Diyos. Dahil iniligaw nyo mga tao, ang plano nyo ay magpayaman na inalok ni Satanas. Ito pong ginagawa nila. At sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Oh, malinaw ha. Dahil hindi nyo pinagmamasan sila ng Biblia. Kaya nga, kaya nyo silang dayain, iligaw, dahil sa mamagitan ng mainam nyo mga talumpati, mambubola. Pangaral. Pangangaral na hindi naman totoo. Nahalin na sila. Dahil ang gagwapo nyo kasi, nakabarong Tagalog pa kayo, naka-Amerikana kayo. Ito sinasabi nilang, walang abuloy, walang kaligtasan. So, kaya nagpaganda kayong malalaki para hangaan nila kayo. Ang tunay ng pasto ng Diyos ay ito. Tandaan nyo ah, yan ang kanyang script. Isaias 53:1. Kagay ni Jesus. Ang lingkod ng Panginoon ay nagbabata ang kanyang kamatayan at karangalan. Sinong naniniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? O, kita na. Alam niyo, bisig ng Panginoon? Sa original na bisig ay si Moises. Yan ang makapangriang kamay ng Diyos na nagligtas sa mga Israelites. Alright. Yan ang bisig. Kanino nahayag ang bisig? Mula kay Moses, hanggang sa mga propeta, hanggang kay Jesucristo, kay Pablo. Hanggang kay Pablo, sa panahon natin, nasa ang bisig ng Panginoon. Nasa taong nagsasalita. Nasa inyo ba? Nyo. Ang tunay na bisig ng Panginoon, sinatuloy mo. Sapagkat siya tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. See? Hindi gwapo talaga. Hindi nagpapa-make up. Hindi nagpapa-manicure. Pangit talaga. Sige tuloy. Pero anong katangian yung pangit na yan? Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Oh, eksperto sa sakit. Ano ang sakit? Pagkakalingin niya, kagaya ni Jesus. Dahil sabi ni Jesus mismo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din niya ang mga gawang aking ginawa. So, ginagaya namin si Jesus sa pangangaral, pag-ibanghelyo, pagpapagaling na sakit,
Nilagay namin dahil yun. Ang gusto niyang matularan namin. Para original daw. O, gano'n na. Ulit, hindi nagpapabayad. Tinanggap na walang bayad, hindi nagpapabayad. Malinaw na ha. Eh kayo, hindi daw kayo tunay na naglilingkod sa Diyos. Dahil sabi ni Isaias, kayo ay mga asong matatakaw. Walang kabusugan. Nakakahiya. Walang abuloy, walang kaligtasan. Pambubola. Mga ito, kawawa naman kayo. Ano sa palagay nyo kayo makapunta kayo sa langit? Impyerno. Impyerno kayo lahat, tandaan nyo. Nasa Publicis, 22:14. Dahil hindi nyo nalinisan ng inyong ugali na gangrena. Sakit na gangrena, ketong, yan ang ugali nyo. Pamimera, pambubola, panggaganso. Ay, o galing gangrena. Hindi nyo nalinis ang inyong sarili. Pero naglilinis kayo kunwari sa tao. Sarili nyo di nalinis. Sabi, ano sabi ni Pablo? Doon sa Roma. Doon sa city. Ikaw na nangangaral. Roma, Kapitulo 12. Wait lang po, saglit. 2:17. Roma, Kapitulo 2, Talatang 17. Ngunit kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo at nasasalig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos at nakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibasa'y tinuruan ka ng kautusan at nagkakatiwala na ikaw ay taga-akay na mabulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuruan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag kang magnakaw, ay nagnanakaw ka. Sabi mo, huwag nandaya, nandadaya ka. Sabi mo, huwag magsinungaling, nagsisinungaling ka. Ikaw na nagsasabing ang tao, huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Kasi, kung ano bawal ginagawa nyo, paano kayo naging tunay na baston ng Diyos, taga-akay, ng bulag, na ikaw mismo, bulag. May ligtas mo ba ang kapwa mo, bulag? Ano meaning yung bulag? Ang bulag ay isang taong hindi niya nakikita ang katotohanan, hindi niya nakikilala ang Diyos, at hindi pa niya nakita ang Diyos. Bulag na taga-akayan. Ang sabi ni Jesus, pwede ba ang bulag? Mag-akay ng kapwa niya. Akay niya ang kapwa niya bulag, hindi kaya sila mahulog pareho sa impyerno. Hukay. Pag siya may hukay, kamatayan. At pangalawang kamatayan na impyerno. Dahil hindi pa nyo nakita ng Diyos, nangaral na kayo, mag-report muna kayo sa Diyos para bigyan kayo ng authority na mangaral. Wala pa kayong authority. Pakialamero na kayo. Bulag kayo. Pati katotohanan, bulag kayo sa katotohanan. Maliwanag na matay yun pag nakakita yun ng pera. Tumatanginting ang inyong mga mata. Pero sa katotohanan, labo ninyo. Alright. So, marami pa ako sasabihin. Pero pag-aralan nyo mismo ang aking sinabi. Dahil ang Diyos mismo galit sa mga pastor. Yung diba yung pesa natin, Jeremias 23:1. Nandiyan pa sa Ezekiel. Ezekiel 34:1. Ezekiel 34, talatang 1. Ang hindi tapat ng mga pastor ng Israel. O, kita na, hindi lang si Jeremias, kahit na si Ezekiel. Sinabihan niya yung mga pastor na hindi tapat, kahit na si Isaias.
sila mga propeta na tinuruan ng Diyos na tumuligsa sa mga pastor na mulaan na kamukha nyo. Kaya po kayo tinutuligsa naman ngayon ng pastor na tunay na sugo ng Diyos ngayon. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka. Walang tayo sa Israel, Pilipinas ka. Dito po tayo. Manghula ka laban sa mga pastor ng Pilipinas. Isama na po natin sa pastor ng buong mundo. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Saba ng mga pastor ng Pilipinas na pinapakain ng kanilang sarili. Hindi ba dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Yung mga bulin ninyo, kumain ba sila? O kayo lang kumakain? Maliwanag ah! Sintuloy. Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. O alam niyo lana, yung maputing makintab na puting damit na seda, kung tawagin lana ang tawag dyan, madulas. Sintuloy. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi nyo pinakakain ang mga tupa. Anong pinapatay yung pinataba? Ang minamarder nyo, yung mga mayaman. Pero yung mahirap, sinasala nyo sila. Inisipera nyo sila. Ang importante sa inyo, yun lang mayaman na binibigyan sila ng mas matinding karangalan. Dahil mayroon silang malaking binibigay sa inyo. Kagaya na sinabi ni Kristo, sinasala nyo ang lamok at nilunok nyo yung mga kamilyo. Talinghaga po yan. Ano po ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mayayaman lang ang binibigyan nyo na importansya sa buhay nyo. At yung mahirap. Yung mahirap, binabaliwalaan niyo sila. Wala kayong pakialam sa mahirap. Yung pong kahulugan niya, ang talinghaga na yan. Ano po yung ibig sabihin itong kayo nagsisikay ng gatas? Ibig sabihin, masasarap. Ang kanilang kanakain, pero member nila, naghihirap. Yan po, mga talinghaga po yan. Dito na po tayo sa 4. Hindi ninyo pinalakas ang payat o inyumang pinagaling ang mga may sakit. Anong gamot ba kayo? Yan ang isang malupit na tanong sa inyo. Ano yung payat? Gagamot. Walang karunungan. Hindi nyo dinagdagan ng karunungan. Payat. Kaya yung payat, magkakasakit. Dahil hindi sapat ang kanyang kinakain o natututuhan. Ito na. Ito na ba? Puro po talinghaga ito, mga binabasa po namin. O inyumang tinalian ang may bali, o inyumang ibinalik ang iniligaw, o inyumang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpuno ang may karahasan at may kahigpitan. Kasi, mahigpit ang iyong mga patakaran, pinagpunoan nyo ang may karahasan, nanakot kayo, tinatakot nyo sila. Ayun po yung ano, walang abuloy, walang kaligtasan. Ano ba? At sila'y nangalat dahil sa walang pastor at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang. Alright. Ito, ang tinutukoy. At sila'y nangalat. Ang tinutukoy dyan noon, noong panahon ni Jesus, ay mga Katoliko Romano. Kaya karamihan sa kanilang membro, nanununo, kinukulang, matitikbalang, nakakapre, dahil walang proteksyon na ibinibigay ng mga pare. Yan din po sa mga pastor, nakapagbigay po ba kayo ng mga proteksyon sa mga miyembro ninyo? Nakapanggagamot po ba kayo? Tandaan nyo po yan. So, hanggang din na lang sasabihin ko sa inyo, dahil galit ang Diyos sa inyo,
Tandaan nyo ah. Kaya tuloy, ang mga parusa nito, duwarating, nang gagaling sa gobyerno, dalang gobyerno, sila ang original na pastor ng bayan. Alright. Anong ginagawa nila sa kanilang bayan? Hindi ba ninanakawan din nila ang kanyang bayan? Dinadayan nila ang kanilang bayan? Binabaliwala ni mahirap? Ay yung mayaman lang ang kanilang pinaprotektahan? Hindi pa kinabang po sila dun eh. Alright, tandaan nyo, yan ah. So, lahat ay mahahatulan ayon sa kanyang gawa. Sabi ni Haring Solomon, dahil ang utos ng Diyos ay siyang obligasyon ng bawat tao sa mundo yung bawaw. Saan po? Sige. Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. See? Ikaw na tao. Pilipino ka man, Amerikano ka man, Inchik ka man, Baluga ka man. Ano ka mang lahi? Ano ka mang lahi? Obligado ka tumupad ng utos ng Diyos. Alright? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. O, yung paghatol ngayon, judgment. Lahat ay matulad ayon sa kanyang mga gawa. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. O, see, kaya na yung tinatagong lihim niya yung puso. Alam niya yan. Tandaan nyo, kaya matulad kayo dahil sa mga bagay na yan. Maliwala na, walang makaligtas sa judgment ng Diyos. Tandaan nyo, lahat ay mahatulan. Lahat ay tatanggap ng parusa ayon sa kanyang ginawa. Dahil sabi ni Pablo, anuman hesik mo, aanihin mo. Alright? Ito po, sabi rin sa Apokalipsis, Kapitulo 22, talatang 12. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa sa kanyang gawa. Ayun. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at wakas. O, sino ngayon nagpasapit ng mga sakit o parusa? Hindi ba Alpha Omega ang Ama mula pa sa pasimula hanggang ngayon makapangyarihan pa rin siya? Tanda niya, kaya huwag niyong gagawin laos na ang Diyos na hindi na makapagtayo o makapaglalang ng propeta. Tanda niyo ang dahil sabi niyo, wala ng propeta, mga unggoy kayo. Bakit? Laos naman ang Diyos para hindi makalalang ng propeta. Hanggang ngayon, lumilitaw na mga propeta na inyong mga hinahamak. Tanda niyo ha. Isa na yung nakita ng Channel 7 doon sa panasahan. Jonathan Andan. Kayo kumisig na ha. Nakilala nyo ang isang propeta. Hindi pa kayo maniwala. Pinagtawanan lang po nila. Kasi yung mga hinayag nyo sa TV, binawasan nyo. Hindi nyo, baka dinagdagan pa ninyo na kasinungalingan. Kaya magagalit ang Diyos sa inyo. Kayong mga journalist. Ayan po kasi, ang nais lang nila, puro fake news, puro fake news, walang tigil na fake news. Nakilala nyo na mga propeta, marami pang propeta na dapat nyong makilala. Ha? Dahil ang sinasakop nila doon sa buong Pilipinas, 30 million na. Tandaan nyo ha, marami na propeta sa mga yan. Kaya huwag kayong pasisiguro sa inyong mga ginawa na kayo'y makapaglihim sa Diyos. Matutupan na yung sinasabi ni Jesus, walang lihim na hindi may bubunyak. Kaya na, inumpisa na ni Reyna Nasulu, inumpisa na ni Miranda, alright, marami pa. Si Miss Lynn Agno. Alright, yung Agno sa New York,
Wala nang maililimpa sa inyo. Tandaan nyo ah, maibubunyag na lahat ang mga gawa nyong anumalya. Dahil Diyos, yan ang kanyang ginagawa. Yung lang lihim na nakita niya, ay binibigay niya sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Amos 3:7. Kaya huwag nyo sabihin na wala ng propeta. Kayo bang religion peke? Hindi kayo maniwala sa mga propeta? Eh, wala po sa kanila nun eh. Paano kayo siya? Ang religion nyo, peke eh. Hindi genuine. Sige ba, Sahil? Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Anong ginawa niya kay Isaiah? Anong ginawa niya kay Ezekiel? Anong ginawa niya kay Jeremiah? Yan ang mga propeta na pinagpapatay nila ng panahon nila. At yun ang pinaghiganti ni Jesus noong panahon niya. Ano sinabi niya? O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay, sa mga propeta. Ilang beses kung ibig ng inyong mga si ang mga anak ninyo ay ilagay ko sa lalim ng aking pakpak ay ayaw ninyo. Ayan. Sabi niya, ang lupain niyo ay tiwangwang. Alam niyo, tiwangwang, napabayaan. So kaya kayo napabayaan na eh. Dahil pinabayaan ninyo, Diyos. Ayan, pinabayaan din kayo. Tapos Lord, ng Lord kayo. Ano sabi ni Lord? Tatawag sila sa akin. Hindi ako sasagot. Hanapin nila ako masikap. Hindi ako makasumpungan. Dahil kanilang inuwi sa wala ang buong payo. At hindi inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng kanilang kasakunan. Okay na. Pag ang hirap at habis ay dumating sa inyo, tatawagan nyo ako ng cellphone, hindi ako sasagot. Kahit nasa telepon, hindi ako sasagot. Kahit nasa video call, hindi ako sasagot. Gusto nyo yan? Kayo na babayan kayo na, mga matay na kayo lahat. Dahil yan ang sinabi niya, papatayin ko lahat ng mga kasalanan. Hindi nyo aminin na kayong makasalanan, kayong mga namatay. Sabi nyo, wala kayong kasalanan, sinungaling kayo lahat. Kayong mga nagkakasakit, sabi nyo, wala kayong kasalanan, kadiri. Talagang hindi kayo amin, gaya ng gobyerno, walang inaamin sa kanilang kasalanan. Ano man akusasyon laban sa kanila, they are not guilty. Bakit? Dahil kaya-kaya nilang pihitin ang kanilang batas. Kayang-kaya nilang paikutin ang inyong utak dahil matatalino sila. Matatalino silang parang igat. Nahuli mo na. Madulas pa. Excuse me. Huli mo na sila. Dudulas pa. Nakakawala pa dahil igat ng mga yan. Madudulas. Na hindi mahuli-huli dahil ang batas nila kaya nilang labagin at dayain. Alright? So, ganito lang. Sabi ko sa inyo, marami ko sasabihin. Baka magsawa kayo ng pakikinig. Alright? Ito po, ang huling mensahe po ni Apostol San Pablo. At ito rin po, ang minimensahe po namin lagi sa inyo. Dahil dito kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu para hindi na po kayo naloloko pa ng ibang tao upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Yan po ang amin pong layunin. Kaya po kami patuloy na nangangaral sa inyo ng mga aral ng katotohanan tungkol sa banal na kasulatan. Ito po ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, ang kaharian ng langit, ang bagong Jerusalem. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga patuloy na nakikinig
at patuloy na sumusuporta sa mga tunay na aral ng ating pong pastor. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama. Siya nawa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.